ito guys, oh. Mila siya. Tapos i-off natin. Ano na siya? Hi guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe na and click the button below. Ngayon, ituturo ko yung paano gumawa ng DIY incubator. Kasama ko yung utol kong pinakagwapo. Tara, gawa na natin to. Alright, ito po ngayon yung mga kailangan natin para sa paggawa ng DIY incubator. Pwede po itong gamitin sa manukan, itikan, pato, pugo, kahit ano. Unang-una, simple, thermostat. Eto, thermostat, bili kayo sa Shopee, marami, Lazada. Bili ko nito mga around 200 ata. Eto, thermostat, basic. Secondly, ito naman, temperature, thermometer at saka humidity. Eto yung temperatura, 81. I know, humidity pala ito, 81. Tapos, nasa taas yung temperatura, 29 degrees. Pero, hindi ito ganong accurate. So, you can also buy sa mga drugstore na mga baligya drang thermometer para sure. Pero ako ang giapasan is just ano lang, ang iya lang humidity. Kay importante mo po daw na yung humidity. I-check ang humidity. O gani po di ay ang thermostat na siya ay thermometer as well. Maka-measure po di ay kainit. And eto, meron tayong 220 volt adjuster. Mupahinay, mupakusog sa suga. Unya ito ng E-demo. O kanina po tayo 220 volt nga computer fan. Ibutang po natin sa sulod para Tagalog. Lagyan natin ito sa loob ng incubator natin para sa ganun yung init is well circulated sa loob. Of course, bumbilya 25 watts or I also have here 25 watts. Ano, 50 watts. Kahit saan dito. At saka parang yun lang. Later. Isa sa importante kasi dito natin isisit kung ano yung temperatura. Isisit natin dito kung para automatic ko siyang mag-off at on. Continuation. In. Ayan. I don't know if you can see it. Makita. Blurred. Basta may label siya. In. I-N-N tapos I-N-L. Ang kana-kana. Kana, sige na, i-try. Ayan. Ito, may nakalagay. In, tsaka second in. Ito, in, coming from thermostat. Tapos ito naman out, papunta sa ilaw. So whatever na amount ng kuryente na gusto natin for the bulb, parang gaano kalakas o gaano kahina yung ilaw, dito ni-adjust. So, here we go. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in... Itong thermostat, dito nakalagay dapat. I-sure nyo na dito nakalagay. Sa in. Ito yung out. Ito na. Dapat nakalagay dito sa out. Merong... Label. Itong, hindi. Merong nakalagay dito out. Nasa loob. Dapat nakapunta dito sa receptacle. Ito yung receptacle. Para dito nyo ilalagay yung bulb. Ito yung bulb, lagay natin. Pero mag-ingat kung may kuryente natin. Ito yung electric fan. Para fan? Electric fan? Ah, electric fan ba na? Yapo na? Electric fan. Ito yung electric fan para yung yung itlog ng itik nyo hindi maluluto o ano bang, kasi hindi natin alam kung high temperature o diba yung paligid ngayon, mainit na. Pwede natin ito ilagay dito. Dito. At pwede din dito. Ito na. Pero sa akin, mas maigi kung dito natin ilalagay. Kasi... Ngayon, kita try na natin. Oops. So guys, naka-on na siya. Tapos yung... Tingnan natin. Ito ilaba, oh. Iilaw siya. Ito naman, paano mag-set ng thermostat. Ito, may mga button siya, up at saka down. Itong down button, set natin to kung anong temperatura gusto natin kapag halimbawa 38 degrees Celsius. Pag umabot ang 38 degrees Celsius, automatikong mag-off siya. So, set natin, hold. Just hold it. Ayun. Ito na. Siset natin, since I press the down button, kung ano yung temperature ang gusto natin, automatic ko mag-off siya, yun ilalagay natin. Sa akin, meron talagang tinatawag na margin of error. 37.5 is the required temperature sa incubator. Meron tayong tinatawag na margin of error, plus and minus 3. So, 37.5 plus 3, ayun, nawala na. Ito yun, 37.8. Pagdating ng 37.8, automatic kong mag-off down. Mag-off siya. Ito naman, sa up, i-hold natin. Lalagyan natin to sa 37. Ayan, 37.3. Kapag nag-37.3 na siya, automatic kong mag-off. Ah, mag-on pala. Nalibog na ko. So guys, try natin how this thermostat work or going to work. Ito, nag-on siya kasi yung set natin na temperatura, automatic mag-on pag below 37.3. Below. So we're below 37.3, that's why our bulb is working. Pero kapag tumaas naman siya, 37.8, automatic kong mag-off itong thermostat at yung ilaw natin. Okay, try natin. Ito naman yung tawag nito. Mag-determine kung gaano kainit or gaano kalamig yung paligid. Try natin ilagay sa ilaw para mas bumilis uminit. Ayan na. Dinitinan tumaas. We're expected after hitting 37.8, mag-off siya. Ayun, mag-off na. Kasi beyond 37.8. Hanggalin natin. Umabot ng 43. Ayan, tanggalin natin. We're expected after hitting 37.3. 37.3, 37.2. I forgot.
Ito yan, 37.2 or 3 ata. Automatic mag-on siya. Kasi yun yung naset natin. Ito na. 2 pala. Ayun. Guys, ito na yung gawa namin na incubator. Temporary lang to guys. Kasi kailangan namin bumili ng malaki-laki nito. Guys, tapos kailangan din yung ilaw natin nasa 25 watts kasi kung i-50 watts natin siguro mamamatay yung itlog. Lagay na natin dito sa ilalim. At tapos rin maliit lang to, dapat lagyan natin yun to ng maliit na butas dito. Kasi hindi pa natin ilagay to. Ilalagay lang natin to guys pag yung ito malalaki-laki na. Tapos itong carton, plywood na to. Tapos ito yung, guys, taga-check ng temperatura. Ito yung adjuster. At yung ilaw na sa ilalim. At ito para yung, ito guys, taga-check ng humidity sa hangin. Tapos, don't forget pala yung kuhaan lagi. Yung kailangan yung sa incubator natin, lagyan natin ng tubig sa tabi ng ating itlog. Kasi kailangan mainit kasi pag sobrang init baka hindi pipisa yung itlog natin. Ito guys, hindi natin ito kailangan kalimutan. Lagyan natin dito sa ilalim. Dapat sakto lang yung ilalagay natin. Sa Bisaya to bagaso pero di ko alam kung anong Tagalog nito o English. Kayo na lang yung umintindi. Tapos try na natin kung gagano yung incubator natin. Okay na guys. Dapat sakto lang yung bagaso guys sa Bisaya. Kayo na lang umintindi kung ano to. Try natin yung i-adjust yung ito guys, itong adjuster sa palakasin yung kuryente, daloy ng kuryente pahinain. Try natin guys. Ah, gumana guys oh. Malakas pahinain natin. Kasi hindi kailangan permanent malakas kasi siya guys, baka maluto yung itlog natin pag sobrang lakas. Tapos guys, ito guys, tingnan natin kung gagana ba tong thermostat natin. Ah, ito guys, gumana pala. Ito. Tapos guys, hindi na, huwag natin kalimutan tong isira. Tapos, yung dalawang butas at yung ilagay natin yung tubig sa ilalim. Tapos ngayon, ilagay natin yung itlog ng itik. Tara! Ngayon, ito na yung gawa naming incubator kanina. Ngayon, ilalagay na natin yung itlog ng itik. Dapat guys, hindi alog-alogin kasi baka yung similya sa ilalim baka hindi mapisa. Dapat dapat stable lang yung pagkalagay yung ng itlog. Maigi lang. Oops, guys, may nakalimutan pala kami. Dapat lagyan natin ng marka. Ibabaliktad natin to 2 to 3 times a day. X, 0. Okay na to? Okay na to? Right. Tapos, lagyan na natin. So, yun na, 0. For X. X. Oh. Ito na yung last egg. Ah, tapos ngayon guys, ilalagay natin itong humidity. Ito yung nag-measure.
ng temperature ay temperature at humidity yung sa ilalim ng incubator natin. Saan ito ilalagay? Hindi na yun. Pagkawas din yun. Kuwan. Ibrikay. Anas siya. Dapat sakto yung pagkalagay ng humidity temperature natin para swak yung lumalagay dito na temperatura.